Mga kababayan, pag-usapan po natin ngayon yung nasa thumbnail na yan, yung lalaki na lasinggiro. Eh, pag edad ng 60, naging millionaire. Siyempre, nandito kayo. Nandito ka para malaman mo kung paano naging milyonaryo. Kahit lasinggiro, naging milyonaryo, no? Kabayan, talagang diskarte lang po. Kahit na lasinggiro, nag-iisip naman po yun. No, lasinggiro siya, pero may abilidad siya na yung planning more on na pagtanda, yung may makukuha siya. Ibig sabihin po, talagang nag-iisip siya. Kahit na lasinggiro, araw-araw umiinom. Simulan na natin ang window, mga kababayan, kung paano naging milyonaryo ang taong ito, no? Simula nung bata pa siya, ay talagang yung tatay niya, ay talagang lasinggiro. Ibig sabihin, yung tatay niya, lasinggiro din. So, ibig sabihin, namanaya yung lasinggiro sa tatay niya. Kailangan pakinggan lang na buti po ang magandang istorya na to, no? Bata pa siya, talagang siya na yung inuutusan ng tatay niya. Kasi nasa bukid lang sila eh. Mahirap lang na buhay, no? Nasa bukid lang. Tapos, yung tatay niya, pag nag-araro, siyempre nag-araro, yung sweldo, magkano ng sweldo, mayroon may kita. Pero bumili ng alak. Siya ang inuutusan. Tapos, pagkatapos doon, yung tatay niya, siyempre sa probinsya, may kubo-kubo rin siya. Tapos ng tatay na mag-inom, yung buti, iniipon niya yung buti doon sa may payag, yung payag kasing tawag niya na kubo. Doon iniipon niya lahat yung buti. Simula, yung namatay yung tatay niya, edad ilang taon, tapos naipon yung buti, yung mga lahat ng buti na iniinom ng tatay niya, iniipon niya ngayon. Tapos siya ngayon, sumasama na siya sa pag-iinom, nag-iinom na rin siya. Pero yung buti, sinisipti niya talaga yung mga buti. Di ba? Yung buti talaga, hindi niya iniisip yun na talagang sinisipti niya yung buti. Hindi niya tinatapon. Kahit na malasing siya, yung buti nakasipti pa rin. So, ibig sabihin, yung lahat ng iinom niya, pagdating nung, yung tatay niya, yung buti yung tatay niya, pati yung buti niya hanggang nag-iinom na siya, sinisipti niya lahat. Pati yung sa inuman, yung may kasalan, tinatabi niya yung buti. Lahat ng buti, pag makita niya, talaga niya dala niya sa bahay. Pagpupunta doon sa kasalan, sa binyagan, sa basta kung saan yung may alam mo naman yung sa probinsya, pag may mga pistahan, doon, masama siya. Yung mga buti, talagang hindi nadala niya yan pag-uwi. Kahit na nahihirapan siya, talagang tinatambak lang niya yung buti. Sus, ngayon, kabayan, pagdating niya yung 60, nagkaanak na rin siya. Nagkaanak na rin siya, yung gano'n, nagkaanak na rin siya. Tapos, yun na, yung anak niya, lasinggiro pa rin yung anak niya eh. Pero nung bago siya namatay, pinamana niya yung buti sa anak niya. So, pinamana na niya ngayon yung buti. Yun. Tapos, sus, grabe pala. Yung bahay niya, payag lang, pero yung buti, grabing buti. Dami pala yung buti, nakabaon. Nakabaon sa payag, kasi may kabilang payag din, dalawang payag yung bahay nila at saka yung isang payag din. Nandun pala sa loob ng nasa ilalim yung mga buti lahat. Mas malawak pa yung ilalim kaysa yung sa payag. Kaya yun, pag pinamana niya, sus, ngayon, binibinta. Sus, sobrang daming buti, mga kababayan. Hindi natin maiwasan yung buti talaga, sobrang dami. Kaya yung buti, umabot na 1 milyon. Mahigit. Kaya yung bininta, piso yung buti, ngayon, 1 milyon. Kaya nakaipon siya na kahit na lasinggiro, nag-iisip. Doon, yun ang kwento sa lasinggiro na nakaipon pagdating ng 60 anyos, nakaipon, milyonaryo. Dito na po nagtatapos yung kwento, kabayan. Sana kung nagustuhan nyo, kabayan. Parang possibly, pero talagang totoo po ito, kabayan, pag nag-iisip ka more on future, talagang may nangyayari, no? So, kung nagustuhan nyo ang kwento, kabayan, paki-uppercut naman yung subscribe dyan, no? Salamat, maraming salamat po at God bless sa ating lahat. I'm walking alone, streets are empty.
something I can see is my own suit, and I'm getting